Magandang-magandang. Magandang hapon po. Yun, ang ating senyoritos, senyoritas. At syempre ang ating mga viewers. Ito po ang report ng Peace and Order para po sa first quarter of the year. Pasok. Siyempre, pagbati po sa mga iba pang mga viewers po natin, ang aming supervisors at ang aking executive officer, Francis Cosio, ang aking supervisor, Jay Cosio at Hernan San Juan, na nagpaalam na meron pong karamdaman ang ating supervisor na panggabi. Okay. Start na po tayo. Medyo bilisan na natin. Peace and order. Para saan ng ating barangay bangkal? Crime statistics. Bali, monthly, binibigay po natin ang report po natin sa DLG o ang ating city sa Liga ng Barangay para po malaman kung talaga nagtatrabaho po at kung ano-ano po ang mga nangyayari sa ating barangay. Kaya po may mga crime statistics po tayo. May mga pagkukumparab din po yan may mga report din po, hindi lang po dito po sa Bantay Bayan. Pati po ang kapulisan ay may mga report po sa ating barangay. Next. Yan. Ang mga akyat bahay, yung mga estafa case na karamihan na binibigay po natin para po pag-usapan po doon sa po yung po mga proseso sa Lupon, Tagabayapa. At sila po ang nagpo-process po niyan. Yung mga ibang mga ordinansa at mga iba pang mga pinatutupad po nating batas, kami po ang papatupad po niyan. Next po. Base po sa ating data, sa mga crime statistic, ito po ang top 5. Yung theft, karamihan po yan. Yung may ilan din po tayong mga akyat bahay. Yung pong tumataas po sa ating riding in tandem, snatching, halos araw-araw, hindi lang po sa ating barangay nangyayari po yan. Kahit na po sa mga probinsya at mga iba pang lugar, talaga naman po mataas po ang bilang ng snatching at riding in tandem. Siyempre, sa ating mga kapulisan at Bantay Bayan, kami po ay talaga nakatutok po dyan. Kahit na po may nahuhuli na po tayo at may mga napapakulong, marami po talagang mga grupo po yan. Iba't ibang usansan po nanggagaling po yung mga kaibigan po natin yan. Kaya yun po, pinag-iingat po ang ating mga kabarangay. Hindi lang po, buong oras po yan. Sa madaling araw, meron. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Kaya po ang pagpapaalala po namin ay pag-ingatan po ang ating mga kagamitan, lalo-lalo na ang cellphone at pitaka at bag, lalo na sa naglalakad po sa kalye. Yung vehicular accident, yan, halos araw-araw din po yan. Meron din po tayong mga na re-record po yan. Yung kahabaan po ng Osmeña Highway at syempre po dito po sa ating AOR o Area of Responsibility. Yan, nabanggit ko po yung snatching, yung pong adultery and concubinage, yan, napag-uusapan naman po yan at binibigay po natin sa Lupon, Tagabayapa. Ang estafa case, may mga ilan din pong mga
Nare-report po. Yan po ang top 5 sa mga crime stats po natin. Next. Pagmamonitor po sa area of responsibility, ito po ang pinakamalagang na aming ginagawa. Pag-ronda sa kabuuan ng ating barangay, 24/7. Dito natin nakita ang iba't ibang nagiging problema ng ating barangay. Agad nating ini-report sa kinukulan upang mapagbigyan ng solusyon dahil sa tamang impormasyon. Yung pang-ordinansa, yung nagtatambak ng basura, at syempre, tayo po, nire-report po natin yan umaga at gabi. Syempre, sa tulong po natin ng Clean and Green, yan po, para po maging malinis ang ating barangay. Maraming pong nire-report po yan. Illegal parking, halos araw-araw, may mga nakaklamp po sa atin. Syempre, yan po yung ordinansa ng city. Kaya po, sila po nagpapatupad. Kami po dito sa barangay, pinapalalahanan lang din po natin mga illegal parking. Sa dami po ng ating sasakyan, hindi po maiiwasan po talaga yung pag-illegal parking. Kaya po, yun nga, pagpapaalala po. Yung mga video okay na wala sa oras, lalo na't syempre, ang ating mga senior citizen, maaga po matulog. Kaya po, ang mga video okay, siyempre hanggang alas 10 po yan, ayon po sa ordinansa po natin. Pero po talagang medyo masyadong malakas at hindi na po magkarinigan sa mga ibang kapitbahay natin, tinatawag din po sa atin yan. E agad naman po natin nire-respondihan po yan upang ang ating, siyempre, yung pong komunidad, sumang-ayon naman po. Siyempre, ang ating mga kapitbahay naman pwede naman to makisaba. Wag naman na oras-oras o mga wag naman yung pong pagtugtog pa ng video, okay, wag naman masyadong kalakasan. Vehicular accident, yung mga illegal settlers at nangangalakal ng basura, marami pang iba. Yan po yung mga minomonitor po natin araw-araw at gabi-gabi. Next po. Yan po ang ating nire-report 24/7. Sa ating area of responsibility. Next. Salim Rodriguez, si mga bakanting lote na ginagawang tirahan ng mga iba't ibang personalidad po natin. Yan, Along Rodriguez, Along P. Binay at ibang lista. Kailangan po, lagi po nating minomonitor o minamanmanan po upang maging maayos at ligtas ang ating kabarangay. Next po. Phase 2 monitoring, yung pong kahabaan po ng Pasong Tamo o Chino Roses. Meron din po tayo nagmamonitor po dyan. 24/7 din po yan. Next. Yan. Ang pagbabantay po sa ating mga schools at mga mag-aaral o estudyante, simula po ng alas 5 ng baga hanggang gabi ay may bantay po sa kanila. Ganun din po ang masisigasin na pagbabantay upang maiwasan ang anumang gulo. Na talaga naman, pati po ang mga volunteers po natin nakatutok po sa ating mga mag-aral upang maiwasan po yung mga anumang kagulo o mga ibang insidente na hindi ka nais-nais. Next po. Yan. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Yan po. Yan po tayo nakatutok sa ating mga mag-aaral. Next. Bangkal Annex, laging safe at bantay sa ating mga schools. Sa Bangkal 1, Bangkal Main, at syempre dito po sa Lim, Bangkal Annex at saka Bangkal 1. Always at your service, Bangkal Schools. Sa muling pagbalik ng eskwela, kasama po ninyo ang aming bantay bayan. Syempre, yung pagsasaayos po, tinatawagan ni po ang bantay bayan upang siguraduhin ito yung malinis at siyempre maayos at ligtas. Next. Force multiplier. Ang ating mga volunteers, bukod po sa mga bantay bayan, may mga tumutulong po sa atin. Nung panahon ng pandemya, talaga naman mga volunteers po natin hindi tumigil po. Hanggang ngayon po, ang mga volunteer po natin ikasama natin na nagbabantay sa kaayusan at kaligtasan ng ating barangay.
Yan. Pag-assist po o pag-escort po sa mga namatayan. Yan ang ating mga volunteers. Magigiting na volunteers. Next. Yan. Bravo o plan sita. Yan. Siyempre, yung pong mga para may iwasan to o talaga naman makontrol naman po natin yung mga riding in tandem na kaagapay din po natin ang mga volunteers natin. Siyempre, ang kapulisan, andyan din po. Kasama po ng mga volunteers sa mga kapulisan. Next po. Yan. Bravo Riders, Guardians, at saka yung Pards na tinatawag. Yan po yung mga aktibong tumutulong po sa ating peace and order. Siyempre, with coordination with the PCP4. Okay. Yan. Misi sa gabi, talaga nagro-ronda po ang ating Guardians at Bravo Riders. Yan, kasama mo ni Cap. Siyempre, after ng pag-duty nila, may kasiyahan ng konti. Next po. May mga proyekto rin po sila, katulad po ng February 14 na libreng angkas para sa Digabangkal. Yan po ang mga nagiging proyekto o programa ng ating mga volunteers. Next po. Ang mga pag-iingat po, papaalala sa mga riding in tandem, ito talaga seryoso po ang ating kapulisan, ang ating banday-bayan po rito. Kaya po miski sa paglalakad po ng ating mga kabarangay dito, talaga naman sinasabihan po namin na talagang ingatan ng cellphone o wag hanggang maaari wag na mag-cellphone sa kalye. Yung bag nating hawak, syempre, maging mapagmatsyag din po tayo. Para syempre maano po natin ang ating mga kagamitan. Yung napapansin, mga kainahinalang tao, galaw na itawag agad sa bantay bayan o kapulisan. Kaya nga po meron tayong yung pong hotline sa social na rin, no? Meron, no? Sa FB, sa cellphone at mga landline. Kaya po marami po tayong hotline, kaya agad naman po naming re-respondian po yan kung may mga tawag na pong ganyan. Next po, other duties and responsibilities. Yung pong mga pagre-responde sa mga hindi inaasang kaganapan, katulad po ng sunog, na muntik na nagkasunog doon po sa, yung po yan sa Tinyo, no? Sa Tinyo at mga iba pang mga insidente. Siyempre, kaagapay po natin ang ating kabumberuhan at siyempre ang ating mga ilang volunteers na pasay hit. Siyempre, ang ating rescue head, kagawad, Chan Jacinto. Next po. Ilan sa mga motorista po natin ang nabutasan ng gulong? The flyover at sa Magallanes. Ayan po. Tumutulong din po tayo dyan na siyempre kailangan din po natin ano yan dahil area of responsibility po natin ho din ho yan. Ang mga senior citizen na nawawala na naibalik sa pamilya. Yan, si nanay na taga-Pasay. May ilan din pong mga senior citizen na nawala na taga-Bangkal. Yan, si tatay. Yung taga-Kapinpin. Nanay, na nakabalik din po sa kailang pamilya. Present din po sa mga ang bantay bayan, ang Asibang Gabi. Yung pong naging yung piyesta po natin, talagang wala po talagang walang holiday. O walang, baga 24/7 talaga ang nagbabantay ang bantay bayan po natin. Next po. Seminar on Intelligence and Anti-Communism para po maiwasan po ang maglaganap ng mga pagiging komunista po. Ang kapulisan at ang DILG ay nagbibigay din po ng mga trainings o seminar po dyan. Kaagapay po ang ating mga bantay bayan. Yan, si Kanyeda at si De Leon. Mat po dyan. Siyempre, ang ating bagong e-patrol, yan po ang binigay po sa atin ng ating council, ang bagong e-bike patrol na willing to serve you. Yung checkpoint po sa mga may ingay na exhaust
5 ni-report po sa atin yan. Kaya po ang national government, hindi lang po talaga local government ang nagre-report po sa atin. Pati po ang national, yung pong enforcer ng LTO, dito po, jumu-duty rin po sa atin po yan. Okay? Yung pong mga nire-report po sa atin, paggabi, kung halimbawa madilim po sa inyong komunidad, yung mga poste ng ilaw, kami po ang nagbibigay po ng report sa ating kay Kagawad Robert Hilario upang sa kinabukasan o umabot man ng weekend, kalunis, sa Lunes po, agad naman po ng actionan po yan. Yan, we support Zero Waste Bangkal. Kaya po, kaagapay po natin ang mga bantay-bayan na nagbibigay din po at sa plastic collection. Yan, ang mga violators ng city ordinance o iba pang mga krimen, maliit man o malaki, report po agad ang nagpapabayad ng parking. Bawal. Bawal po ang paid parking natin dito. Wala na po paid parking sa ating barangay. Paglalagay ng gamit o paninda sa bangketa at lugar na parking yan. Yan po. Nire-report po yan at agad po natin actionan po yan. Yung pong nakatambay at nagluto sa gilid ng tulay, yan sa Rodriguez. Yung paglalagay ng mga reserved parking, bawal din po yan. Yan, pinatutupad din po natin yung mga paglalagay ng basketball court kung talagang medyo nakaperwisyo po, agad naman po natin actionan. Ang pagtatapon ng mga basura, yan, yung mga karaniwang nire-report po sa araw-araw sa bantay-bayan. Ang pagnanakaw ng cable sa phase 2 sa China Roses, yan, karamihan po yan, mga after nila manakaw, sinusunog po nila along superhighway, agad naman po natin na-actionan po yan. Yung pong kahabaan ng Srelia Rodriguez, yung pong maglagay po ng ihan sa bangkete, bawal po talaga. Isang manluloko na gumamit ng isang delivery company, yan, yung may mga concern po tayo sa mga ganyan, no? Yung mga nahuhuli at mga nagdi-deliver ng palso, talagang nire-report din po sa atin po yan. Yan. Buhay po ang CCTV 24/7. Kaya po ang ating CCTV para po maiwasan o mabuwasan po ang mga iba pang krimen, 24/7 po nakamonitor ang CCTV po natin. Online concerns, yan po, mabilis ang pagtugon sa inyong concern. Tuloy-tuloy lang ang mabilis ang pagtugon sa online concerns. Kaya po, mabilis po ang pag-respond din natin, ang mga concern po ng ating mga kabarangay, talaga naman po natin binibigyan po ng solution po yan. Kaya lang po, sa tamang report, kailangan no. Kaya po, may solution po agad. Okay, next. Badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Narinig nyo naman po si Secretary Abalos, nakatuon po sa ating Anti-Drug Abuse Council. Ito po ang grupo na nag-iisip ng programang nararapat patungkol po sa mga pinagbabawal na gamot. 24/70 po ito. Ito po ang tumutulong sa ating mga person who use drugs, yung po tinatawag nating friends na sadya naman naliligaw na landas. Yan, ang programa po ng BADAC, ito pong CBDRP, ito po yung lumalo sa Community-Based Drug Rehabilitation Program. Hindi na po natin kailangan dalhin po sa rehab ng 10 buwan o 6 na buwan. Dito lang po sa atin, sa barangay, meron po tinatawag na community base. Si isang araw po sa isang linggo, binibigyan po natin sila ng programa upang balibutan o talaga naman masundan po natin
kung ano po yung ginagawa ng ating mga friends o mga best friends po natin na naliligaw ng landas. Ayan, kasama at katulong po natin ang MADAC, yung pong Makati Anti-Drug Abuse Council, para po sa pag-a-apply o mga pinoprocess po natin. May proseso po ang pagpasok po sa CBDRP o Community-Based Rehabilitation. Yan, seryoso po tayo sa BADAC hanggang sa PIDEA. Sa PIDEA po, sa Quezon City, pumunta po kami upang ang i-report po ang ating upang yung application po natin sa drug-free bangkal, eh talaga naman pong sana po ma-aprubahan o talagang maging kaisa na po tayo sa drug-free bangkal. Kaya po ang seryoso po ang ating kapulisan, ang ating bantay-bayan o council pagdating po sa anti-drug abuse. Sa aming pagpupulong, bali monthly meeting po ng ating BADAC o BPOC meeting, pinag-uusapan po natin ang mga programa po para sa ating mga naliligaw na landas, mga best friends po natin. Binibisita din po natin ang mga best friends po natin na nire-report po ng ating mga komunidad upang ito po yung sinasabi na tinutokhang po natin. Baga, pinapaalaalahanan po natin yung mga gumagalaw ng hindi maganda sa ating mga kabarangay. Lalo na yung mga nagpo-push o mga user sa ating mga illegal na droga. Yan. Kasama po natin mga kapulisan. Siyempre, para lang hindi mo lang matakot o takutin namin yung mga gumagamit na yan, pinalalaanan din po namin upang siyempre yung komunidad maiwas naman po sa kanilang mga droga. Siyempre yung mga pamilya po nito talaga naman halos magmakaawa po sa atin na siyempre magkaroon po ng mga programang ganito. Yan. Ang mga huli sa mga pinagbabawal na gamot, ang kapulisan at siyempre halos sa linggo-linggo meron po tayong nahuhuli. Kaisa po tayo dyan, siyempre, kagawad si kagawad Christian Jacinto, si kagawad Robert, kami po yung nag-witness sa mga nahuhuli ng kapulisan, sa mga nag-inventory para po ma-proseso po ang kanilang pag-inquest o pagkakulong. Siyempre, para sa huli sa droga. Next. Yan po. Halos linggo-linggo po yan. Meron po yan. Yan. Yan po ang proseso po ng pag-inventory, ang kasama po ang media at ang siyempre barangay official para po pagproseso sa mga nahuhuli na mga droga ho sa atin. Ito lang recent BADAC activity, ang trainers training para po magkaroon po tayo ng mga facilitator po dito sa ating barangay. May mga binibigay na programa po para sa ating mga magre-rehab dito sa barangay natin. Yan. Isa po si Bantay Bayan Alfred Celia ang isang linggo po siya nag-training po diyan para po katulong po sa natin sa mga BADAC projects. Okay? Siyempre, congrats po sa mga future facilitator. Ang Bantay Bayan po ay isa sa pinakamahalagang departamento ng isang komunidad, hindi lang po sa pagbabantay ng ating kaligtasan at kaisan, kasama din po ng mga bawat committees ng barangay sa kanilang mga sinasagawang proyekto upang sila itulungan at asistahan. Sa tamang impormasyon ng inyong binibigay ay tama din ang magiging resulta at ng aming solusyon. Tamang impormasyon para sa tamang solusyon. Ito po ang inyong kagawad, Richard Saquilayan, para sa peace and order, para sa kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat.